Ika-22 ng Enero, Miyerkules, ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pumasok si Jesus sa sinagoga at naroon ang isang lalaki na hindi maigalaw ang kamay at may gusto ring isumbong si Jesus. Kaya nagmasid sila at baka pagalingin siya ni Jesus sa araw ng pahinga. At sinabi naman niya sa taong hindi maigalaw ang kamay, "Tumindig ka sa gitna." At saka niya sila tinanong, "Ano ang ipinahihintulot sa araw ng pahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o pumatay?" At di sila umimik. Kaya tinignan niya silang lahat na nagagalit at nalulungkot dahil sa katigasan ng kanilang puso at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng tao ang kamay at gumaling ito. Pagkalabas ng mga Pariseo, nakipagtipon sila sa mga kakampi ni Herodes para masiraan nila siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ano ang pinahihintulot sa araw ng pahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o pumatay? Patuloy ang pagpapaliwanag ni Jesus sa tamang pagkakaunawa ng batas ukol sa araw ng pahinga. Sa tagpong ito, nagpagaling si Jesus ng isang lalaki na hindi may galaw ang kamay. Nang pagalingin siya ni Jesus, nagkalit ang mga taong nais magsumbong tungkol sa kanya dahil ayon sa kanila, paglabag ito sa batas. Nakakalungkot ang naging gawi ng mga taong ito. Sa halip na matuwa nang gumaling ang kanilang kapwa, nagalit pa. Mas binibigyan nila ng halaga ang pagsunod sa batas na nakasulat kaysa sa pagtulong sa kapwang nangangailangan. Alam ni Jesus ang tunay na diwa ng araw ng pahinga. Kaya naman mas pinili niyang magmahal at tumulong sa nangangailangan. Sa kanyang pagpapagaling sa may sakit sa araw ng pahinga, ipinakita ni Jesus na sa kaharian ng langit, ang batas ng pag-ibig ang siyang pinakamahalaga. Nang minsang tanungin siya kung ano ang pinakamahalagang tuntunin ng batas, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa ang naging tugon ni Jesus. At sa Ebanghelyo ni Juan, nagbigay siya ng bagong utos. "Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon kayo magmahalan." Pagsasagawa, laging piliing magmahal, magmalasakit at tumulong sa nangangailangan. Ito ang gawaing tunay na kalugod-lugod sa Diyos.